Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang isang aralin sa asignaturang Filipino. Ating tutukuyin kung ano nga ba ang pang-uri. Tara, samahan niyo ako at alamin kung ano ang ibig sabihin ng pang-uri. Pag sinabing pang-uri, ito ay mga salitang naglalarawan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay turing sa mga tao, hayop, lugar, bagay, o pangyayari. Ginagamit ang pang-uri upang ilarawan ang mga sumusunod: hugis, laki, anyo, kulay, amoy, lasa, at pandama. Maliwanag na ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Mahusay mga bata! Ngayon, tayo ay bumuo ng mga pangungusap na naglalarawan o pangungusap gamit ang pang-uri. Handa na ba? Tara, isa-isahin natin ang mga pangungusap na naglalarawan. Una, napakatulis ng mga lapis na gamit ni Lucas. Napakatulis ang salitang naglalarawan o pang-uri. Inilalarawan nito ang mga lapis na gamit ni Lucas. Sunod ay ang bulkan. Ang bulkan na aming natatanaw ay hugis tatsulo. Ang salitang naglalarawan ay tatsulo. Inilalarawan nito ang hugis ng bulkan. Sunod, bilog na bilog ang buwan sa kalangitan. Inilalarawan nito ang buwan at ang salitang naglalarawan ay bilog na bilog. So ito ay tumutukoy sa hugis ng buwan sa kalangitan. Kulay pula ang lipstick na gamit ni Nanay. Pula ang salitang naglalarawan o pang-uri. Inilalarawan nito ang lipstick na gamit ni Nanay. Napakakulay ng hardin sa tapat ng aming paaralan. Napakakulay ang pang-uri o salitang naglalarawan. Inilalarawan nito ang hardin. Ang berdeng bestida na regalo ni Nanay ang aking paboritong damit. Berde ang salitang naglalarawan. Inilalarawan nito ang kulay ng bestida. Sunod, nakakatuwang maglaro sa batis na napakalinaw ng tubig. Dito naman, ang gamit na salitang naglalarawan ay napakalinaw. Inilalarawan nito ang tubig sa batis. Umaalingasaw ang basurang nakatambak sa tabi ng ilog. Umaalingasaw ang salitang naglalarawan. Inilalarawan nito ang amoy ng basurang nakatambak sa tabi ng ilog. At panghuli, amoy candy ang pabangong gamit ni Julie. Amoy candy ang salitang naglalarawan. Inilalarawan nito ang amoy ng pabangong gamit ni Julie. Naintindihan ba ang mga pangungusap mga bata? Ngayon, alam niyo na ba kung ano ang mga salitang naglalarawan? Mahusay! Ngayong alam niyo na ang mga salitang naglalarawan o pang-uri, dumako naman tayo sa ating pagsasanay. Ngayon, iisa-isahin natin kung ano nga ba ang mga salitang naglalarawan na gamit sa bawat pangungusap. Handa na bang matuto? Tara, atin nang sagutan ang mga sumusunod na pangungusap. Una, napakahaba ng buhok ni Gina. Ano kaya ang salitang naglalarawan?
Mahusay. Napakahaba ang salitang naglalarawan. Ano ang inilalarawan nito? Tama, inilalarawan nito ang buhok ni Gina. Sunod, ating basahin ang pangungusap. Paboritong inumin ni Tatay ang mainit na kape sa umaga. Pwede niyo bang sabihin kung ano ang salitang naglalarawan? Tama! Ang salitang naglalarawan ay mainit. Inilalarawan nito ang kape. Sunod, ating basahin ang pangungusap. Napakaliwanag ng Christmas tree sa aming bahay. Ano ang salitang naglalarawan? Tama! Ang salitang naglalarawan ay napakaliwanag. Ano naman ang inilalarawan nito? Mahusay mga bata, inilalarawan nito ang Christmas tree. Sunod! Ang ganda ng ngiti ni Jane matapos bumili ng laruan. Maaari bang tukuyin kung ano ang salitang naglalarawan? Magaling mga bata! Ang salitang naglalarawan ay ganda. Inilalarawan nito ang ngiti ni Jane. Ngayon, ito naman. Ang sarap ng adobong niluto ni Nanay. Ano ang panguri sa pangungusap na ito? Magaling mga bata, ang panguring gamit ay sarap. Inilalarawan nito ang adobong niluto ni Nanay. Si Lito ay isang napakabait at napakasipag na bata. Ano-ano ang mga salitang naglalarawan na gamit sa pangungusap? Napakahusay. Una ay napakabait at napakasipag. Ang napakabait at napakasipag ay mga salitang naglalarawan. Inilalarawan nito si Lito. At ang panghuli, napakalamig ng klima sa Baguio. Ano ang panguring gamit sa pangungusap? Tama! Magaling mga bata! Ang naglalarawan sa pangungusap ay napakalamig. Inilalarawan nito ang klima sa Baguio. So, laging tatandaan, ang mga salitang naglalarawan ay tinatawag na panguri. Ito ay mga salitang nagbibigay turing sa mga tao, hayop, lugar, bagay, o pangyayari. Maliwanag ba ang lahat, mga bata? Ayan, sana ay may natutunan kayo sa araling ito. Maraming salamat at hanggang sa muli, paalam!